So what is up guys, nagbabalik na naman tayo sa another tutorial. Ngayon tuturuan ko kayo paano mag change oil ng Roser 125. Paalala lang, hindi po ako professional pagdating sa mga ganito. Stay tuned. Sa pag change oil, kailangan natin ng close range na 8mm. Tapos katala, wala kasi akong close range na malaki. Tapos itong long nose natin. Tapos itong pinaka-importante, syempre itong engine oil natin. Gagamitin ko Isaac na 1040, fully synthetic. Kasi sabi nung nagtitinda, malamig daw to sa makina, sakto magsa-summer na. Kaya ito yung ilalagay ko. Tapos itong oil filter guys, maigi nang magpalit kayo ng oil filter kada change oil guys para malinis yung makina natin. So punta na tayo sa first step. First step natin ay alisin natin itong cover na to. Pag alisin natin to ay kailangan natin tanggalin itong screw na to. Yan. Teka lang, ayaw mag-focus yan. Tapos may isa pa dito sa ilalim. Yan. Sorry guys, mahirap siyang ipwesto kasi nakatripod ako. Yan, yun. Yung tornilyo, hindi. Yan. Yan. Ayaw mag-focus talaga. Basta yun guys. Yan, yan. Yan yung kailangan tanggalin natin. Gagamitan natin ng 8mm na socket wrench. Pagkatapos ng cover guys, is ire-ready ko na itong lagayan ng mahuhulog na oil. Susunod ko na kasing tatanggalin itong drain plug. Yung drain plug ay yun. Yung malaking tornilyo na yan. Suggest ko lang guys na kapag magtatanggal kayo, kung may close range kayo na malaki, ay highly suggest na yun na lang gamitin nyo kaysa yung ganito. Hindi ko lang kasi mahanap yung sa akin eh. Dito ko nagagamitin yung long nose natin guys. Gagamitin ko siya panghila dito sa, hindi ko alam kung anong tawag dito, para siyang filter. Yan, para mas lalong lumabas yung oil sa loob. So ito guys yung nagawa kong kapalpakan na naman. Sinightstand ko na siya para lahat ng oil is babagsak dito. Pero yun, nayugyug yung kwan, labasan ng oil, kaya tumagas lahat dun sa floor. Kaya nilagyan ko siya ng buhangin. Ngayon guys, yung alisin ko naman is yung sa kabilang cover dito sa side ng lagayan ng oil filter. Pagkatapos ko maalis yung cover guys, is ire-ready ko na itong saluhan ng oil, kasi kapag tinanggal yung cover nitong lagayan ng oil filter, meron at meron pa rin malalaglag na oil. Uguliin din natin guys na punasan itong oil filter cover niya para malinis. Pati na rin yung natirang oil sa loob kasi hindi siya lalabas pag hindi mo siya pinunasan. Kapag malinis na guys, pwede na nating ilagay itong oil filter. Ayan. Ito yung nabili ko dun sa motor shop dito sa amin. Kawasaki din siya. Yung process nito, ayan, wait lang.
dapat itong butas na ito, swak siya dapat doon. Yan. Yan. Sunod naman nga is itong cover. Kung mapapansin nyo itong line na to, dapat naka-align siya dito. Yun. Yung mark na yun, guys. Tapos itong spring is located siya dito. Yan. Yan yung magpupush dun sa oil filter, dun sa may butas na tinuro ko kanina. Yan. Tapos saka natin ilalagay itong mga tornilyo niya. Pagpapaigpitan niyo itong tornilyo niya, guys, dapat hindi minsanan yung pagpapaigpit. Dapat dahan-dahanin silang tatlo. Tapos yun, guys, pagkatapos nung oil filter, tapos na-drain na din lahat ng oil, is ibabalik ko na ito. Pati na rin yung oil cap niya. Pagkatapos kung may balik lahat, is ready to fill na tong makina natin ng oil. Tatanggalin ko na tong cap niya. And then kukuha ko ng embudo para hindi malaglag yung oil. So ayun, guys, nalagay ko na yung oil. Bagong change oil na siya ngayon. Ngayon is papakinggan natin yung cold start ng ating Rouser 125. Joke lang. So, ito, guys, yung sound check ng ating makina. Yeah. Kung umabot ka dito sa time na to, is thank you sa panonood. At kung gusto mong ma-notify sa mga susunod na videos ko, please subscribe and hit the notification bell. Kung nagustuhan mo naman ito, please like. At kung may katanungan mo naman, please i-comment mo lang at susubukan kong sagutin. Hanggang dun na lamang, mga katropa. Peace.